Dadako na po tayo sa pinakapuso ng ating divine service. Ang pakikinig ng salita ng ating Panginoon. John, nawa po ang bawat isa ay nakahanda na ang ating puso, ang ating isipan upang makinig ng salita ng ating Panginoon na siyang nagbibigay ng kalakasan sa ating buhay, kagalingan, pag-asa, at liwanag, ilaw, gabay sa ating buhay na ito. At sabi niya nga sa kanyang salita sa Mateo, Kabanata 7, versikulo 24, lahat ng bawat dumirinig ng aking salita ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Amen po? Amen. Kaya, ayun po, tawagin ko na ang maghatid ng salita ng Panginoon sa araw na ito, ang ating butihin, ang haligi ng TCN, ang ating tatay, Pastor Oscar. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay ng ating pastor. Praise God. Diyan po sa Zoom, God-bless po sa inyo dyan. Praise God po sa buhay niyo. Ayan na po ang ating Pastor Oscar. Praise God. Hallelujah. Magandang tanghali po sa ating lahat. Sa lahat ng mga kapatid na naka-join sa ating Zoom. No? At welcome po sa aking minamahal na kapatid. Andiyan po, nakakonect po ang ating kapatid na si Sister Beth Laab Roman. Ayan, mga payat yan. Ayan, ating kapatid na taga-Manila po. Nandun ngayon sila sa Iligod. So, I'm also inviting all other friends to join in the show. So, today, I believe that the Lord will give us another message that will encourage us to continue in our relationship to Him and continue serving Him. Amen. Amen. Amen? Amen. And I would like to thank the music ministry for the anointed songs that you prepared and what we have we used to worship the Lord today. I feel the presence of the Lord, no, while we are singing. Really, I'm so blessed that the music ministry is now going further, no, improving, and I believe that is not because of their talents, that is not because of their ability to sing and to play the instrument. I believe that is because of the help of the Holy Spirit. Amen. So all of us, you know, all the leaders of the church, their desire is to let all the members to be active in serving God. And this is also my burden, that all of us, not only an attendee, no, not only an attendee in the church, but I want to see all to be active in serving the Lord. Amen. No? When I started serving the Lord, you know, it is in 1997, I accepted the Lord, 1991, November 1, 1991, but it's very late. No? I am contented just to be an attendee. I have no commitment to serve the Lord when I accepted Him. But the time came na talagang katulad ng exhortation ni Kuya Jok kanina na sinasabi niya doon sa parable of the prodigal son, na kung saan dumating yung time na nakaranas ang
a prodigal son na matinding problema na kung saan karoon siya ng realization. So ako ganun din, dumaan ako sa yugto ng aking buhay na kung saan dumating ang matinding pagsubok sa akin, na kung saan yung aking first wife noon ay nagkasakit at namatay. At doon nakita ko na I need the Lord. I need to serve the Lord. I told him, I told the Lord, Lord, I cannot survive, I cannot surpass, I cannot overcome itong nangyari sa akin without you. So Lord, bahala sa akin. Then the Lord talked to me, told me, serve me. Ako nang bahala sa iyo. This is what we need. All of us, no? All of us should have desire to serve the Lord. Amen? Amen. So, the text that I will be using for the message of the Lord today is will be taken from the first Corinthians chapter 15 verse 58. At ito ay pinamagatan kong your labor in the Lord is not in vain. Hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Diyos. Amen. 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 Mga kapatid, tanong ko, nakaranas pa kayo sa inyong paglilingkod ngayon na parang kayo ay napapagod, kayo'y nagsasawa, kayo'y naghihina, no? Parang nawalan kayo ng sigla, no? Naranasan ba ninyo ito, mga kapatid? Sometimes. That is the truth. Totoo po yan, no? But the Lord, through the epistle of Paul, no? Apostle Paul, is reminding us in 1 Corinthians chapter 15, verse 15, ang sabi niya, therefore, my brothers, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Sa Tagalog, kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag maginag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyo, hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Tayo ay mukha at manalangin. Hallelujah, Father God, Lord, Holy Spirit, O Lord, we welcome you, O God, in this place. Lord, I lift up unto you, O God, the message that you are going to impart to your people today. God, let this message, O God, be a blessing to all who will hear your words, O God, today, O Lord. Father, ikaw, sa pamagitan ng banal mong Espiritu, ikaw ang magsalita, Panginoon. Just use me as your individual, O God. Open my mouth, Lord, that I can speak clearly, O God, that your people, O God, will have the appetite, O God, the eagerness, O God, Lord, the excitement to hear your word, O God, because your word, O God, Lord, is the food for our soul, O God. And I claim, Father God, that, Lord, whatever the enemy is planning, Lord, to distract us, O God, in hearing thy word right now, in the mighty name of Jesus, Lord, ito, Panginoon, ay winawasak namin, sinasaway namin sa makapangyari ang pangalan ng Panginoon Jesus. Lord, to you, all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Palamahan mo rin natin ang ating Jesus. So, mga kapatid, the purpose of this message, again, objective of this message is to encourage all of us, all of you, to continue serving the Lord. No? Because as what we have read in our text, ang lahat ng mga effort, pagpapagal, pagsisikap
ginagawa natin, alam natin na ito'y hindi mawalan ng kabulan. And I will, sabi nga doon, sa nung unang panahon, naiiba ang paglilingkod ng mga Kristiyano nung unang panahon ay napakahirap ikumpara or compared to our time today. No? Ang mga Kristiyano noon ay may ibang konsepto ng paglilingkod sa Diyos. Ibibigay nila ang kanilang buhay para sa ebanghelyo. Totoo po 'yun, alam natin. Ang kung ano ang nangyari sa mga disipulo. Diba? Yung mga persecution nila nung matitindi. Inuhuli sila, kinukulong sila, at nung kahuli-hulihan, sila po ay pinatay. May ipinako sa cross na patiwari, may hinati ang katawan, no? May iba-iba na pagpatay sa kanya, only John the Beloved, hindi nakaranas ng ganon. No, kinulong lang siya sa Island of Patmos. No, kung saan doon niya na-receive ang message of the Lord, ang revelation. No? So, sa ating panahon ngayon, sabi nga dito, ito ay sa kabila ng kakulangan ng pag-unlad ng teknolohiya at communication, pati na rin ang pasilidad sa paglalakbay na tinatamasa natin ngayon. Tingnan natin, noong unang panahon, hindi high-tech. Sa panahon natin ngayon, high-tech. Diba? Pag-travel lang nila noon, ginagamit nila, kabayo, camel, mga, diba? Bago nila marating yung mga lugar na kanilang pupuntahan, napakatagal ng oras o panahon. No? Sa atin ngayon, madali lang. Ang alula, 8 hours lang, di ba? Siguro nung kapanahonan noon, ang alula na yan, baka, di, ano, 3 weeks, no? Or baka isang buwan. No? Sa pag-communicate natin ngayon, high-tech, naka-live ba? Di ba, naka-messenger ngayon. Na iba dito, natutulog, pati yung magtutulog niya, nakalalive, nakikita ng mga kamag-anak niya sa Pilipinas, ginigising, Daddy, gising ka na, Mami, gising ka na, o, maligo ka na, kasi pasok ka na. Ganon yung ginagawa ng ibang mga kababayan natin, no? Dati, yung walang mga communication, no? Nung panahon nila ni Paul, no? Ang ginagamit nila noon, nung panahon na yun, para mapaabot ang message doon sa isang lugar, sulat. No? Hindi pa nga siguro ang ginagamit nila, katulad ng gumagamit tayo na sa pagsusulat natin ng mga bond paper, no? Ibang material yung ginagamit nila siguro noon. No? Okay, malaking scroll siguro. No? And then, sa panahon natin ngayon, ibang takbo na ng technology, no? Kung saan, ito nga, sabi nga dito, no? Ngunit, ang ebanghelyo, kahit ganun pa man, baba ang technology nung panahon na yon, no? Walang high-tech na electronic. Ngayon sabi nyo, ngunit ang ebanghelyo ay umalingaw-ngaw sa buong mundo, no? Bilang mabangis na apoy at milyon-milyong mga kaluluwa ang idinagdag sa kaharian ng Diyos. Lumawak, no? Naabot ang maraming mga kaluluwa ng ebanghelyo ng Diyos, no? Ganun ka sigasig, ganun ka dedicated ang mga naglilingkod noon nung panahon nung unang at the early stage of the church, no? Si Pablo, how many times na naranasan niyang mga sa paglalakbay niya na ang kanyang mga sinasakyan ay
napadagat ay nagkaroon ng problema, no? Sa ating panahon ngayon na madali lang eh, no? Ngayon, ay nasa atin ang lahat. Bakit hindi natin samantalahin ang paggamit, no? Natin para sa gawain ng Panginoon. Ha? Nasa atin na. Pwede na natin magamit ang mga technology na meron tayo para magamit tayo, no, sa pagpalaganap ng gospel o pag-invite, pag-follow up. Diba? Oh. Ngayon ang tanong, bakit kailangan natin maglingkod? Why we need to serve God? Pakibasa, Kuya Ruel, pakibasa. Ano ang dahilan? Yan. Malaki ang ginawa ng Diyos para sa atin sa pagliligtas ng ating buhay sa pamamagitan ng pagdalaga ng kanyang sariling anak bilang ating manunubos sa ating mga kasalanan. Nais ng Diyos na maglingkod ka bilang pasasalamat sa ginawa niya para sa iyo. Ginawa ka niya, iniligtas ka niya, at dinadala ka niya sa langit. Ang pasasalamat ay ang pinakamahusay na motivator upang maglingkod. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi isang mabigat o mahirap na gawain. Dahil ang Diyos ay isang dakilang amo at isang dakilang tagapagbigay ng gantimpala. Sa katunayan, isiniwalat sa atin ang Biblia na may malaking pakinabang sa paglilingkod sa Diyos. Okay, so nakita natin, anong sabi doon? Malaki ang ginawa ng Diyos, no? Na para sa atin, so, number one, yung pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si ang Panginoong Hesus Kristo, no? Upang tayo ay iligtas, tubusin sa mga kasalanan nating ginawa, no? Yung sana tayo ay paparusahan. At pag tayo po ay nawala na sa mundong ito, pupunta tayong imperno. No, pero ayaw ng Lord, gusto ng Lord, tayo ay iligtas. Kaya pinadala niya, siya gumawa ng paraan. No, dahil sa pagmamahal po niya sa atin. Sabi doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, no? And those who whoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. No, siya mismo ang nag-initiate. Siya gumawa ng paraan para po tayo ay magkaroon ng kaligtasan. No, pinakita na ng Lord ang kanyang ginawa ng pagmamahal sa atin. Kaya nais ng Lord, no, na maglingkod ka, ikaw, tayo, bilang in the form of thanksgiving. A form of papasalamat. Hindi tayo naglilingkod sa Lord para bayaran siya sa ginawa niya sa atin sa Calvary. Hindi. Tayo, maglilingkod sa Lord bilang papasalamat po natin sa Kanya. Na inaangkin po natin yung Kanyang ginawa na nung siya ipinako sa cross, bayad na po ang utang natin. Bayad na po ang kasalanan po natin. No? So, sabi doon, hindi mabigat, hindi mahirap ang maglingkod sa Lord. No? Kapag po tayo ay mayroong heart of the servant, katulad nung ginawa na ang inawit natin. Kapag po tayo ay mayroong heart of the servant, andyan sa puso po natin nagagalak po tayo, masaya po tayo na maglingkod sa Panginoon, hindi tayo mahirapan. No? Malaki o maliit ang ginagawa po natin para sa Panginoon, no? Hindi tayo mahirapan. Kasi andyan yung gladness eh. No? Kaya sabi ko kay Brad, Junie kahapon, kung nagbisita po ako doon sa shop nila, sabi ko, I'm so blessed sa iyo, Kuya Junie, sabi ko, na kung saan, baguhan pa lang yung kapatid natin, pero makita po natin na masipag siya, no? Inassign siya as security officer, no? Inassign siya as yung taga ano ang tawag dito sa attendance, no? Usher. Usher, no?
inassign siya sa mga kung ano-ano pang mga gawain dito. Ang sipag niya maghugas ng pinggan. Di ba? Ang sipag niya magtimpla ng tabi. Kita mo, kahit hindi mo nakutusan, tinitingnan na niya, ito, kailangan ng tatay ng kape na ito. Mamaya-maya may kape na. Oo. Minsan, pag nabulun, medyo nakita niya nabulunan ako, andyan na kagad yung Pepsi. Pastingan nga mamaya. Love you with the love of the Lord. Pagpatuloy ka lang sa Panginoon. Sabi ko sa kanya, ang paglilingkod sa Panginoon, hindi dahil, well, pagtingin ng Lord sa paglilingkod natin, pantay. No? Hindi dahil ikaw ay pastor, preacher ka, evangelist ka, mas ano ka sa ibang mga kapatid na naglilingkod na taga-punas, taga-linis. No? Ang tingin ni Lord, tinitingnan niya ang puso natin sa paglilingkod. No? Kahit ano man ang ginagawa mo, kung nakikita ng Lord ang puso mo na mayroong problema sa paglilingkod, para nagpakitang tao ka na. Hindi, mas nalubod siya doon sa maliit lang ang ginagawa. Kaya sikapin natin mga kapatid na paglilingkod natin pure. No? Puro. Nalulubod ang Panginoon. So, next, why we need to serve God? Ito po yung mga dahilan kung bakit kailangan natin maglingkod sa Panginoon. Serving God is one of your life purpose. Ano ba yung, nakapagtanong ba kayo sa sarili? Ano yung purpose ng Diyos? Bakit niya ako ginawa? Anong purpose ng Lord? Bakit niya ako dinala dito sa mundo ito? Ito, nandito, no? Sa Mark chapter 8, verse 35, sabi doon, only those who throw away their lives for my sake and for the sake of the good news will ever know what it means to really live. No? So, we need to be a part of the task na binigay ni Lord sa atin, sa lahat ng mga Kristiyano, to spread the gospel. That commission na binigay ni Lord, hindi para lamang sa mga selected people. Hindi lamang para sa mga ibang Diyos. It is a command for all of us na magiging libadura tayo, influencer, no? Na mag-share tayo, no? Na mag-share tayo ng gospel, yung news, good news, no? So, that is one of the reason why we need to serve God. Then, number two, serving God makes you more like Jesus. Oh, kasi ano ba yung ginagawa ni Jesus? Ano ba yung mga ginagawa niya? We are followers of Christ. Diba? So when we claim that we are followers of Christ, we follow what the Lord Jesus Christ has done for us. No? Ano yung mga ginawa niya? Sabi nga doon sa Matthew chapter 20, verse 28, even the Son of Man come not to be served, but to serve others and to give his life as a ransom for many. Di ba? So, ganun din mga kapatid, no? God is calling us to serve Him so that we will become more like Jesus. If you don't learn to serve others, you will never grow to spiritual maturity. No? In fact, you will be a spiritual baby your entire life. Ito ah, totoo po ito. The moment that we speak forward, ito, alam ko, nakikita ko yung mga kapatid na naglilingkod sa Panginoon. The moment we step forward to serve God, nakita ko yung spiritual from glory to glory, no? Nakita ko ang paglago, ang growth ng kanilang spiritual lives. Diba, mga kapatid? Dati, ang mga kapatid, hindi marunong magsalita. Nahihiya. Pag itulak mo na, pag i-assign mo na manalangin, hindi marunong manalangin. Pag i-assign mo na mag-exhort, hindi marunong mag-exhort. Pag i-assign mo na mag-preside, no? Hindi rin marunong mag-preside. Pero nung nagkaroon ng tapang, no? Nagkaroon ng tapang at sinunod nila na, kaya mo yan, Brad, no? Kahit pa utal-utal nung una. Ngayon po, anointed ng
nagsasalita dito. Di ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Kailangan lang mag-step forward tayo. Paano tuto tayo? Kaya sabi nga eh, nung unang parang sabi ng pastor, i-assign mo para sa opening prayer, para matuto ka na langin. O, nung una talaga, video, nakita nyo sa music ministry, yung sinel ko na inasayin yung isang, maganda yun eh. May reason na makukuha kayo doon sa member ng music ministry, inasayin ng pastor na manalangin. Anong prayer niya? Lord, thank you for the sunshine. Thank you for the moon. Nakaganon yung pastor. Marunong magaling sa music, pero hindi marunong sa prayer. We need all of my brother and sister in DCM to excel in prayer. No? So, kailangan mag-join tayo sa mga prayer meeting para makapag-observe tayo how to pray. No? Kasi diyan tayo tinuturuan, no? Ganun lang yung mga kapatid. Pwede kayo magtanong, may mga bagay na hindi nyo naintindihan, naunawahan. Pwede kayo magtanong at sisikapin namin na ipapaliwanag sa inyo yung mga tanong ninyo, mga kapatid. Kasi ba, pwede kayo maglalapit sa isang kapatid, paano manalangin para sa food? No? Paano manalangin para sa transport? For the safety, bago malis ang sasakyan, gano'n. So may mga kapatid na pwedeng magtuturo sa inyo. Then, serving God is the highest use of your time. Sabi nga, dapat ilaan po natin ang ating oras, gamitin po natin ang ating oras sa mga bagay na mayroong kabuluhan. Dapat di ba gano'n? Ano yung mga bagay sa panahon natin ngayon na nag-spend tayo ng oras na walang kabuluhan, na walang positive na impact o na nangyayari? Di ba yung mga paglalaro ng mga, ano yan? ML? Ano nga yan? ML ba yun? Ano yung ibig sabihin ng ML? Kasi, maling laro. Ah, maling laro. Dapat instead of spending time doon sa mga walang kapuluhan, doon tayo magbasa tayo ng Bible, mga dito sa ating mga apps, pwede tayo gumamit ng apps, no? Mag-download, mag-install ng apps sa ating mga cellphone, magbasa tayo everyday, one chapter, oh? Like a devotion na yun. No? Maganda man, marami kayong matutunan. Instead of playing games sa ating mga devices, why not use that time for to increase your spiritual life? No? Sabi nga dito, always give yourselves fully to the work of the Lord. Ito yung sa 1 Corinthians 15:58, no? Yung spend natin, yung time natin sa mga ibang mga bagay, i-prioritize natin, i-change natin, na magiging priority natin yung mga paglilingkod sa Panginoon. No? Pag pwede, ilaan po natin ang oras natin para sa gawain ng Panginoon. Amen. Diba? Kasi maraming panahon para sa mga bagay na yan eh. Ang oras natin, ang nire-require lang ng Lord para sa Friday ay ilang oras lang naman yung worship service. Tapos kainan, di ba? Pagkatapos ng kainan, kainan ulit. Di ba? Ganun naman dito sa TCF, di ba? So, if you want to make an impact and leave a legacy, the highest use of your time is to serve God. And serving God is the secret to greatness. Ayan, sinabi ni Jesus Christ mismo yan sa Matthew chapter 20, verse 26. If you want to be great, you must be the servant of all the others. Yeah, ganun eh. Kasi marang gusto nila makita niya, gusto nila makilala sila. No, but the Lord Jesus Christ Himself mentioned that if we want to be great, serve
God, no? By serving others. Diba? Ganun yun eh. So, serve God by serving others. True greatness comes from servanthood, not from living for yourself, no? Para sa self-aggrandizement. The greatest leaders are those who serve the most. Okay. And then, the last. Serving God will be rewarded in heaven. That is true. No? Ito yung mga benefits, di ba? Serving God will be rewarded in heaven. Jesus said in Mark chapter 10, verse 29 to 30, I can guarantee this truth. Anyone who gave up, okay, because of me and the good news will certainly receive 100 times as much. So, mamaya, ipapakita ko sa inyo kung ano po yung mga reward sa langit. Amen? So, ito po yun. Mayroong benepisyo na matatanggap ang mga naglilingkod sa Diyos. Kung tayo po ay naglilingkod sa amo natin sa lupa, no? Sa trabaho natin, binibigyan po tayo ng mga salary, di ba? O binibigyan tayo ng sahod. Pag nag-ikaw naglingkod sa hari, no? Doon sa hari ng, di ba? Sa hari ng Saudi. Kapag maraming tong-tua dyan kapag sila nakapasok dyan. Kasi malaking pasahod dyan. Palasyo yan. No? Sigurado may matatanggap sa magandang mga benepisyo dyan. So, gaano pa kaya mga kapatid kung ang ating pinaglilingkuran ay hari na mga hari? Amen. Na walang iba kundi ang ating Panginoon. Panginoong Jesus. Siya ang hari na mga hari. Hindi ba siya tapat sa kanyang pangako na siya ay magbibigay ng mga benepisyo para sa atin? Di ba? Ito, malaki ang ginawa ng Diyos, no, para sa pagliligtas sa ating buhay sa pamagitan ng pagpadala ng kanyang anak. Ito po yung sinabi niya kanina, binasa po natin kanina. Sabi doon, and ye shall serve the Lord. Exodus chapter 23, verse 25 to 28, sinabi ni the Lord kay Moses, and ye shall serve the Lord your God, and he shall bless thy bread and thy water, and I will take sickness away from the midst of thee. There shall nothing cast the young nor be barren in the land. In the number of thy days I will fulfill. I will send my fear before thee, and I will destroy all the people to whom thou shalt come, and I will make all thine enemies turn their backs unto thee, and I will send hornets before thee, and which shall drive out the Hebite, the Canaanite, and the Hittite from thee. Ito po yung ang summary ng pangako ng Lord na binibisyo niya, binigay niya doon kay Moses. No? In Exodus chapter 23, verse 25 to 28 tells us that serving God is for our betterment, para sa ating kabutihan. Diba? And profit. Oh, hindi losses. Here are the few benefits. Oh, mentioned, no? In serving God, when you serve God, He will, number one, He will bless your bread and water. God will supply all our needs according to His riches and glory. Ayan. Prominent state yan, mga kapatid, no? Na ako, it is my testimony na kahit wala akong trabaho, no? The Lord provides. No? Unti-unti ni Lord na, no, imagine, sabi ni Paul, naranasan ko ang maging sagana. Naranasan ko ang naghihikahos, no? Ang kawalan. Subalit, sa mga bagay nito, natutunan ko, sabi niya, to be contented. No? And sabi niya doon, I can do all these things through Christ. Hindi magagawa ko ang mga bagay nito, anumang sitwasyon, dahil kay Kristo Jesus na nagpapalakas sa atin. Ganon din po sa atin, mga kapatid. We can do all these things, no? Ano mang sitwasyon na maranasan natin sa buhay natin, kasi buhay natin parang gulong. Minsan, sa pag-iikot ng buhay natin, nasa taas tayo, no?
Minsan sa gilid, minsan sa baba. No? Umiikot. No? Minsan may pera, minsan wala. Minsan may problema, minsan wala. Minsan may bagyo, minsan walang bagyo. No? Pero anong mong sitwasyon sa buhay po natin na maranasan natin, God is with us and He will not forsake us and we can do all these things through Christ who strengthens us. Amen? Amen? Sabi nga dito, there will be no miscarriage, there will be no barrenness, there will be no premature death, there will have long life and this unfulfilled destiny, your enemies will turn away from you. And next, ito po, sinabi doon sa Book of Job, no? Chapter 36, verse 11, sabi nga doon, if you obey and serve Him, He shall spend their days in prosperity and their years in pleasures. Amen. Pangako ni Lord, no? Pagkakuan natin si Lord, totoo po yan. No? Totoo po yan sa mga naglilingkod sa Kanya. Ito, basahin natin sa Psalm 103. Maganda din itong Psalm ang binabanggit dito. Salita ng Panginoon ng ating, ano yun, no? Bless the Lord, O my soul, O my soul, and forget not all His benefits. No? Verse 3, who forgive all your iniquities, who forgive all your iniquities, sabi niya, who heal, dahil yan, no? Who heal your diseases, no? Verse 4, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies, ito yung mga benefits, no? Verse 5, who satisfy your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. And verse 6, the Lord execute righteousness and justice for all who are oppressed. Okay, verse 7. He made known His ways to Moses, His acts to the children of Israel. And verse 8, the Lord is merciful and gracious. That is true. Okay. The Lord is full of mercy. Kasi diba, pinakita niya yung magiging merciful niya eh, nung pinadala niya si Jesus Christ to be our Savior. Diba? We are not worthy. We are not worthy to be, but because of His loving kindness and His mercy, full of mercy and gracious. No? He said, slow to anger and abounding in mercy. In verse 9, He will not always strive with us, nor will keep His anger forever. Verse 10, He has not dealt with us according to our sin. Hindi niya dinilap tayo dahil sa kasalanan natin, tayo may ugali ka doon. Pero ang Lord, hindi ganun. No? Sabi niya, nor punish us according to our iniquities. Ito maganda ito. Verse 11. Pakinggan niyo. For as the heavens are high above the earth. Ano ang sabi niyo? So great is His mercy toward those who fear Him. Okay, verse 12. Maganda rin itong verse 12. As far as the east, that is, to the west, so far has He removed our transgressions from us. That is, the benefits that we receive from the Lord. Sabi niya, do not forget His benefits, the benefits that we receive from Him. Huh? Matindi itong mga benefits na binigay ni Lord sa atin. Kaya, malaki ang dahilan, mga kapatid, na mahalin natin ang Lord, no? That we love the Lord with all our heart, with all our strength, with all, no? With all our mind. And serve Him. Mga kapatid, no? Kaya ito mga kapatid, servants will receive eternal reward. Ito yung pangako ng Panginoon. Lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon matatanggap ng rewards. Katulad nung sinabi ko kanina. Sabi ni Jesus, pangako niya ito, Revelation chapter 22 verse 12. Look! Si Jesus Christ ang nagsabi nito.
I am coming soon. My reward is with me, and I will give to each person according to what they have done. Oh. At doon sa Hebrews chapter 11 verse 6, may sinabi din siya doon, but without faith, it is impossible to please Him. For he that coming to God must believe that He is. And that He is what? He is a rewarder of them that diligently seek Him. So we need to be, na, mga kapatid, hanapin palagi natin ang presensya ng Lord. Amen. No? Seek the Lord while He still can be found. No? Always seek His will and His righteousness, mga kapatid. Sabi niya, He is a rewarder of them that diligently seek Him. Kaya mga kapatid, ang pangako niya sa mga naglilingkod sa kanya, mayroong heavenly crown. No? Mayroong heavenly crowns. Lima po yan, ang heavenly crowns na yan. No? Ito yung sinasabi niya, mga uncorruptible, no? Na naka-reserve para sa mga naglilingkod sa kanya. Dito po, pag bumili ka ng mga gold, mga precious stones, yan po ay nawawala, nasisira. Sabi nga, do not store up, sabi niya, treasure in earth na kung saan, ito ay mga nasisira. Mayroong anay, mayroong kalawang, no? Nasisira po, mga bagay na yan, mga precious things dito sa mundo. But, sabi niya, store up treasure in heaven. No? Na kung saan walang mga bagay na makasira sa mga bagay na yon. No? Heavenly things. At ito po yung mga crown. Not literal na crown na alam po natin na nilalagay sa ulo ng mga reyna, prinsesa, o mga hari. No? Ito po yung number one. Incorruptible crown. Sa 1 Corinthians chapter 9, 24-27, kasayan na nung ninyo yan, kasi i-share mo naman to eh, no? Ang PowerPoint mamaya. The reward, ito po yung reward. No? The reward for those who consistently practice self-discipline and self-control is the crown that will not fade away. Ayan. Yan ang incorruptible crown. Number two, the crown of righteousness. Para kanino to? The crown of righteousness is the reward for those who eagerly look for the Lord's coming. Lord's coming, o yung mga tao na nag-anticipate para sa Maranatha, yung second coming na. No? We believe, our church believe, one more faith, statement of faith, we believe that Jesus Christ is coming back again. Amen? Naniwala tayo doon. No? Siya ay darating. No? Sabi doon, they look for the Lord's coming and live a righteous life in view of this path. Sila po ay namumuhay, no? Ng katuwiran dahil po naniwala sila sa pangalawang pagbalik ng Panginoon. Kuha natin? O, crown of life. Ito po yung the sufferer's crown is given to those who faithfully endure and persevere under the trials and test of life. Ito ang mga nakaranas po ng mga patinting mga pagsubok. No? Na nagiging tapat pa rin. No? Hindi umurong, hindi huminto sa paglilikod sa Panginoon, pagiging tapat sa Panginoon. Kasi minsan ang tao, parang ipin. Alam niyo yung ipin? Ang ipin, yung mahina, yung ipin, nauga, natatanggal. Diba? Kaya pag tingnan mo, may mga ipin na kwan, natatanggal. Minsan sa church, ganun din eh. No? Yung mga, may mga member ng church na parang ipin, natatanggal. Kasi, mahina ang kanilang kondisyon. Diba? O nasisira nga.
o nakukurap pa. Nauga. Tanggal siya. Kasi sira eh. So huwag natin hayaan na tayo parang isang sirang ipin. Dapat manatili tayo na naka-healthy. So, manatili tayo dito. Tingin mo, dami na, daming walang pa, no? Kayo mga ma-healthy na mga ipin kayo kasi nandito kayo mga kapatid. Manatili. So palapakan natin ang Panginoon sa Panginoon. Kayo ay manatili. Na naglilingkod sa Panginoon. Dito, tuwing Friday. No? Hindi tinitingnan. Hindi naging dahilan na manghina dahil konti lang po tayo. But we must not be contented of that. That's why the Lord is telling us no, na to get involved. No? We will double all our numbers. Kasi natutuwa ang Panginoon and everyone's soul that accept the Lord. No? Imagine if kung mapupuno ito, hindi lamang tayo ang maging malugod o masaya, kundi yung mga anghelis sa langit. No? That thing is impossible. No, we need to pray, we need to ask for the Lord of the harvest na ang mga upuan na ito dito, mapupuno ng kaluluwa. Amen. God will use us, no? Not to fill this church, but to fill heaven with Christians. And God will use us. God will use this church, no? There is time na magkaroon po tayo ng restoration, no? Revival para sa church natin. We need to ask the Lord to help us. Amen? Yung mga members natin na matagal lang hindi nakakadalo, we need to pray for them, we need to contact them, we need to call them back up them. Amen? And we need to invite our friends. Yan po. If we cannot win them by sharing the gospel, invite them. Pray for them and invite them. No? And the fourth, it's the crown of rejoicing. The soul winner's crown is given to those who win people for Christ. Ito po, crown of rejoicing. Yung bago ko lang sinabi. No? Yung kapatid mo, yung mga major family mo, no? Atin. I-share natin muna sa ating sariling Jerusalem. Bago tayo lumayo. The crown and the fifth crown that we will receive is the crown of glory. Oh, ito po ay para sa mga shepherd. No? It is shepherd's crown will be given to those mga pastor. Ayan, no? Yung mga pastor, mga elders. Sino yung mga elders dito? Oh. Mga church leaders. Ayan. My church leaders who loving me, graciously, faithfully, shepherd, and oversee God's people. Ayan. Kayo po ay merong matatanggap na crown of glory. Palapakan natin ang Lord. Hindi nyo po yan. Tutungo po yan. Ha? Okay. Ano? How we should serve the Lord. Number one. Serve the Lord with the right attitude. Anong right attitude? Na dapat po yung puso po natin, di ba? No? May mga bad attitude kasi naglilingkod, puro ng murmur, di ba? Puro ng gagawin. Ano? Ako nagpapasalamat dito sa TCA, walang ganun. No? Walang pasaway. Yan. Hindi pasaway. Buti naman dito sa church natin, eh, walang pasawan. Totoo ba? Hindi. Alam din ngayon. Okay. Okay, sige. Hindi ko na i-expound ng masyado yung number one. No? Basta, right attitude. Ang paglilingkod po natin. No? Number two, serve God, not out of obligation, but out of love and thanksgiving. Ito na yung kanina. Pinanggit ko.
na ikaw ay naglilingkod lang kasi inutusan ka, kasi obligasyon mo. No? Hindi ginawa mo yun dahil ikaw ay nagmamahal sa Lord. Hindi, hindi dahil nagmamahal sa kapatid. No? Ang focus ng object ng ating pinaglilingkuran, kasi sabi nga doon, when you serve, sabi niya, and everything you do, sabi niya, isipin mo, sabi niya, na ikaw ay naglilingkod, hindi para sa tao, hindi para sa Diyos. Kasi pag ang focus mo, na si Lord ay makikita, nakakita sa mga ginagawa mo, mga kapatid, then, ito ay nakakatanggap-tanggap sa Panginoon na paglilingkod. Amen? Number 3, serve God with gladness. Psalm 102 verse 3. No, dapat masaya po tayo habang naglilingkod, no? Ayun, ang puso po natin. We are serving God with gladness. Hindi po reklamo. Kasi pag nagre-reklamo, more, wala nang gladness sa paglilingkod natin. No, dapat po masaya yung puso natin. Kahit anumang hirap ng ginagawa po natin, kung ito po ay may gladness sa puso natin, you will enjoy it, sabi God. Amen? Okay. Number 4. Serve with the strength of God. If anyone serves, he should serve with the strength God provides, so that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom be the glory and power forever and ever. So, we are not going to serve the Lord with our own strength, with our own ability, with our own knowledge, with our own power. We will serve and depend upon the Lord with the help and the anointing of the Holy Spirit. You can be a good speaker, no? Without anointing, a good speaker will become only a motivational speaker. But if you are full of anointing of the Lord, when you speak, you penetrate the heart of the people who listen. That's their lives. You can be a good singer without anointing. You're just singing through your talent. But when you stand as a worship leader with the anointing of the Lord, the people will feel the presence of the Lord because of the anointing of the Lord that is this moment. So that's why we need to serve God through His help, the anointing and the power of the Holy Spirit. Serve with the strength of God. Amen? Amen. By this, mga kapatid, sinabi ni Pablo, at sinasabi ko rin bilang encouragement sa atin lahat. Kaya mga minamahal ko, mga kapatid, magpakatatag kayo. Magpakatatag kayo. No? Huwag kayo mag-inat. Ano mang mga naranasan ninyo sa buhay ninyo, sa pagdating, do not let that circumstances affect your service to God. No? Pagkatatag kayo at huwag kayo mag-inat. Hindi kayo madaling. You will be fixed and immovable paglilingkod ninyo. Para kayong pader. No? Pader na matibay. Amen.
hindi pwedeng itulak. No? Sabi doon, maging masipag kayo palagi. Hindi niya sinabi na maging masipag kayo minsan. Sinabi niya dito, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi bakit? Dahil alam ninyo, di ba? Alam natin. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa kanya. Alam pa ka natin. No? I hope that this message will give you energy, a new strength, na maging vigorous kayo, magiging active kayo mga kapatid, mag-desire kayo na maglingkod sa Panginoon. Amen. Dahil alam ninyo mga kapatid na ang mga effort, lahat ng mga pagpapadal, pagpapagod ninyo ay hindi mawalan ng kabuluhan at hindi masasayang. Praise God. Hallelujah. Mga kapatid, if you want, right now, you can stand. Alam nyo si Pablo, when Saul was called by the Lord, binulag muna siya ng Panginoon. No? Binulag siya muna ng Panginoon. Then, inutusan siya ng Panginoon, pumunta ka sa Damascus upang ikaw ay ipag-pray over. No? That is not praying over to open or to heal the eyes of Saul. But that is the prayer, the praying over for Paul para po siya ay makaroon ng anointing. Para ma-impartation, no? Para i-impart sa kanya yung power ng Holy Spirit. Now, if you want to serve the Lord, sabi ko kanina, sabi doon sa message kanina, do not serve the Lord with all by your own effort and knowledge and your strength and your power. Serve the Lord with the anointing of the Lord, of the Holy Spirit. And that anointing can be transferred to you by praying over all failures. Kaniwala ba kayo mga kapatid? Amen. No? Dito, hindi natin to masyadong pinapractice yung mga workers ay pinag-pray over. No? But we need that, mga kapatid. We need that to be transfer to you yung power ng Holy Spirit. If you desire an experience to have that power, huwag kayo mag-isitan. No, huwag kayo mag-doubt. Because still at this time, the Holy Spirit, the words of the Holy Spirit is active. Gusto ninyo mga kapatid, ipag-pray over ko kayo. Amen. Amen. Oh, sino yung gusto maranasan ng presence ng Lord? Amen. Okay. Sige nga, dahil nag-amen kayo, pumunta kayo dito, ipag-pray over ko kayo. Sino mga kapatid ang makaranas ng Panginoon? Pumunta dito sa harap. I challenge all the servants of the Lord. Shakababayan. Oh, dear Holy Spirit, oh God. Lord, we invite you, Lord, right now, may I ask our Pastor Cha to lead us the song of the servant, heart of the servant. Okay, mag-doubt that the Holy Spirit is here. In the book of Acts, when the Lord commanded the disciples to wait for him in Jerusalem. So what the
what the living faith and disciple did, he gathered the upper room. And what they have done, nag-worship sila kay Lord, nag-pray sila, corporate prayer and corporate worship, and then dumating ang pangako ng Panginoon, bumaba sa kanila ang banal na Espiritu. At sila po ay pinuspos ng banal na Espiritu. At sila po ay nagkaroon po ng kapangyarihan. And I believe that the Holy Spirit is here in our midst. Nandito po, may anghel na kasama po tayo dito. Huwag kayong magtakot mga kapatid. God is alive. Jesus is alive. And the Holy Spirit is the one who will minister unto us, O God. Sharababashim na babay. Kawitin po natin habang naawin po natin. Sabay kayo. Let this song you sing it for the Lord. Yes. Wherever you go, or be by your side, no longer sleeping with me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer will I let your will be done.
Bilang mga speaker, preacher,
isip ng para sa mga kaibigan niya. Kasi Lord, He wants, Lord, like what you need, Panginoon, sa buhay ni Kuya Bong, na Lord, ginamit mo si Kuya Bong para sa buhay niya, O God. Lord, I pray, Panginoon, na Ikaw, God, ang patuloy na sasama sa lahat ng mga ginagawa niya. Banal na Espiritu, be with Him, O God. In Jesus' name I pray. O God, Lord, para sa aming Kuya Victor, Lord, nakita mo rin, Panginoon, ang kanyang kasipagang sa kanyang ministry na pinagpanan, Panginoon, ang kanyang tinanggap. Lord, I claim na hindi lamang, Panginoon, Lord God, para sa sport, Panginoon, Lord God. Lord, yung gamitin mo siya sa evangelism. Lord, gamitin mo itong ministry niya for to reach, Panginoon, the lost souls, O God. Let this ministry be an effective ministry, O God. Lord, patuloy ko, Lord, na tinataas, Panginoon, ang buhay ng aming kapatid na, Lord, gamitin mo siya, Panginoon, Lord, dyan. Sa iglesia nito, Panginoon, Lord, dyan, hindi lamang dyan sa sport, Panginoon, Lord, dyan. Kundi, Panginoon, sa iba pang mga activities, Panginoon, Ikaw, sa tuwing na nag-meditate siya, nag-devotion siya, Panginoon, let the Holy Spirit, O God, teach him, Panginoon, Lord, dyan. I pray that, Lord, sa susunod, kasama siya, Panginoon, Lord God, sa pag-aaral, Panginoon. I claim, Panginoon, Lord God, na Ikaw, Panginoon, ang kanyang i-glorify, ang kanyang, Panginoon, patuloy, kasandalan, Panginoon, Lord God. Hallelujah, siya ka babasin ka na babayan. Siya ka babasin ka babayan. Hallelujah, bless, Panginoon, ang trabaho niya, ang kanyang, Lord, pinagampanan, pinagpagkit, Panginoon, ang kanyang shop, Panginoon, I claim, na kailangan niya ngayon ang family niya sa Pilipinas, Panginoon, Lord God. All the needs na kailangan niya, you will supply him, Panginoon, all the needs according to him, which is glory. Ako, Panginoon, naniwala na tinawag mo si Kuya Niel. Yes, Kuya Judy, Panginoon, bilang lingkod mo, Panginoon, sa iglesia ito, I pray, Panginoon, that you will bless this person, Panginoon. I pray, Panginoon, Lord God, na anuman mga tinitisahan niya sa puso niya, ay ibibigay mo, Panginoon, ang plano niya, Lord, na magka-settle down para sa kanyang thesis. I would be wife, Panginoon, Lord God, let your will be done, Panginoon, Lord God. Abigyan mo siya, anumang mga trabaho, Lord, mga task, mag-serve niya sa iyo sa iglesia nito, patuloy ang kagalangan pagkagamitan ka sa kanyang iglesia.
sa world. Ikaw ang sarap na bukid, Lord, ng kanyang mga dalangin. Ikaw ang pagkakalap ng kanyang mga desires, Lord, sa pamilya niya. Lord, I pray. Let him, Panginoon, God, experience your love, your embrace, Panginoon, God. He will never leave you. Lord, for seeking, Panginoon, in times of troubles, in times of trials, you will be with him, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Si Kuya Kipoy, Lord, I pray, Panginoon, sa aking pinanak, Panginoon, that you will, Lord, nakita mo ang kahilingan ng aming kapatid. Lord, I pray na magkaroon, Panginoon, Lord God, ng kasagutan ng kanyang mga desire, Panginoon. Sinabi mo, Panginoon, that if we delight ourselves unto you, you will give us the desire of our hearts. Lord, nakita mo kung paano nagpapagal, nagtatrabaho ang aming pwede po sa iyo, Lord. Kung paano mo, Panginoon, pinamanifest, Panginoon, ginawa mo sa buhay ni Kuya Bong, kung saan si Kuya Bong, ganun din kasipag niya, Lord, I claim na ito mangyayari din sa buhay niya, Panginoon. We pray, it is our prayer, Lord, na magbigyan mo, Panginoon, ang isang malaking pagpapala, ang couples na ito, si Babes, at saka si Kuya, Panginoon, na magkaroon sila, Panginoon, ng supling, Panginoon, Lord God. Open the womb, Panginoon, ng aming kapatid, na Babes, Lord, magmabuo, Panginoon, ang aming kahilingan, Panginoon, na magkaroon sila ng baby, Panginoon, Lord God. Lord, pagpalain mo at ingatan ang aming kapatid sa lahat ng mga pag-transport niya sa mga kapatid, ang sasakyan na kanyang ginagamit. Lord, ay ingatan mo, Panginoon, Lord God. In Jesus' name I pray. Amen. So, palapagan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. I know, oh God, that the Lord be with Pastor Aras. And we are well. Amen. We will bless them, Panginoon. Pastor Aras will be used mightily for your glory. Amen. Amen. So, palakpakan po natin muli ang ating Diyos ng buhay. Na ipag-pray po na kayo lahat. And i-claim po ninyo na ang mga prayer na yun ay totoo. Amen.